Umaasa itong si Senadora Risa Ontiveros na ipatatawag ng Senado si dating Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy Simato sa isasagawang pagdinig ukol sa kaguluhan sa Sibuyan Island sa pagitan ng residente na tutol sa pagmimina ng Altai Philippines Mining Company. Lumalabas kasi na panahon ng dating kalihim Simato ng taong 2022 nang bigyan ng permit to operate ang naturang kumpanya matapos na malifted ang cease and desist order noong taong 2021 na isa sa dahilan kung bakit nauwi sa pagpaprotesta hanggang sa kasalukuyan ng mga residenteng tutol sa pagmimina. Subalit sa ngayon, aniya dahil sa may cease and desist order na inilabas ay todo yung bantay at pagbabarikada ng mga residente sa lugar. Iginito yung Tebero sa kabilangan ng cease and desist order ay patuloy pa rin ang patagong pagmimina ng kumpanya. Sinabi pa ng senadora na nakadikit lamang ang cease and desist order ng DNR sa fence ng illegal causeway dahil sa katwiran ng kumpanya walang magre-receive nito. Sa ngayon na niya ay may nakahain na ang petition for writ of kalikasan sa Korte Suprema kung saan hinihiling mismo sa Supreme Court na ito na yung mag-utos na wala mo ng mining operation sa naturang lugar. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.